Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back dito sa OMGTV channel. Magandang araw sa lahat, magandang araw sa ating mga subscriber, lalo na doon sa mga tagapanood. So, magandang araw sa inyo at sana ay nasa buti kayong kalagayan. So, ang pag-usapan natin ngayon mga kabarya, itong mga old na Philippine coins. So, napakarami ng ating mga Philippine coins na mga demonetized na. Nagmula sa English series, merong Filipino series, tapos yung bagong Lipunan at saka Flora and Fauna, yung mga demonetized na na mga barya. So, ang pag-usapan natin ngayon mga kabarya, itong mga Flora and Fauna series. So, bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa susunod pa nating mga video. Okay? So, itong ano, ang ating pag-usapan ngayon ay Flora and Fauna. Alamin natin ang detalye, bawat barya at ang mga price. So, yun ang pinaka-importante mga barya, yung kanyang presyo mula sa numista. Then, pag may makita tayong presyo ng online, ay ibigay ko rin sa inyo para meron tayong pagbabasihan. Okay? So, ano ba ang Flora and Fauna? Ang Flora and Fauna series ay isang serye ng barya ng piso ng Pilipinas. At ito ay ginawa mula 1983 hanggang 1994 sa mga denominasyon mula sa 1 sentimo hanggang 2 piso. Ginamit ng serye ang typeface ng Optima. Ang mga sukat ng mga barya ay nabawasan at ang mga 5 piso mga barya ay muling naihatid noong 1991. So muli silang ibinalik mga kabarya noong 1991 hanggang 1994. Ang paggawa ng 50 sentimo at 2 piso mga barya na tumigil noong 1995. So, ayan no, ang muling ginawa pala ito mga kabarya no hanggang 1994. Mula 1991 hanggang 1994. At noong 1995 ay tinigil na ang paggawa nitong mga Flora and Fauna series. So, kaya nga sa 1996 ay yun ang ating mga BSP series ang ating mga barya mula 1995. Okay? So, ito na mga kabarya no, ang ating mga Flora and Fauna series. Kung makikita nyo sa larawan. So, merong 1 sentimo, 5 sentimo, merong 10 sentimo, saka yung 25 or 25 sentimo, saka 50 sentimo, then 1 piso na kalabaw, at saka 2 piso na coconut. So, yan yung mga ginawa sa Flora and Fauna. Bali, 5 piso. So, 5 klase na piso ng Pilipinas. Okay, so, ang una mga kabarya ay itong lapu-lapo. So, 1 sentimo. Ang 1 sentimo natin mga kabarya ay gawa sa aluminum magnesium. So, ayan no, ang aluminum niya ay 95%, then magnesium yung 5%, kaya naging 100%. Okay? Ang bigat ay 1.220 grams, diameter 19 mm, ang kapal ay 1.9 mm. So, ang hugis nito mga kabarya ay square with rounded corners. So, ayan no, ang ating 1 sentimo. Ang kanyang harapan, Central Bank of the Philippines logo, main chair outside the circle. Then, may nakalitering na Bangko Sentral ng Pilipinas, 1949 to 1975. At ang likura naman, three-fourth right view of Lapu-Lapu, the ruler of Mactan. Now, part of Cebu, Philippines. Ho Bislin, Magellan. Siya yung nakapatay daw kay Magellan. Okay, so ito yung ating Lapu-Lapu na 1 sentimo. Ang mens nito mga kabarya ay Royal Mint Lantrisan, United Kingdom, 1966. Then, United States Mint, Philadelphia, United States, 1972. At saka meron naman FM, the Franklin Mint, Wawa, Pennsylvania, United States, 1964. So, yan no, yung ating Lapu-Lapu, ang kanyang presyo sa 1975. Sa Royal Mint ay 70,190,000 yung mintage, then 63%. Ang fine, 15, very fine 15, 26 fine, 30 almost, and 50 naman yung uncirculated. Ang Franklin Mint naman na matte ay 108,000 ang mintage. So, ito yung hard to find, no? 2%. So, walang nakalagay dito na presyo. 1995, FM may prop din. So, 37,000 yung ginawa. 57
sabi naman yung kanyang uncirculated. Tapos meron pa siyang special uncirculated mga kabarya, 0.6% hard to find din. At saka yung Philadelphia Mint, 13 pesos uncirculated, 1976 prop, hard to find, 110 pesos, 1997 29 yung uncirculated, then 1977 na Franklin Mint, mat, hard to find, 0.3%, 1977 na FM, 0.8% hard to find din, at saka 1977 na uncirculated, hard to find, so walang mga presyo pag hard to find. 1978, 29 yung almost uncirculated, ang prop naman na 1978 na Franklin Mint, hard to find, at saka 1978 na special uncirculated, 1.1%, so 10,000 lamang ang minted, so wala siyang mga price mga kabarya, kaya medyo mahal ito pag meron kayong mga ganitong klase mga kabarya, lalo na itong mga special, no, uncirculated at saka yung mga prop, okay? Yun ang ating 1 centimo. At ang next naman mga kabarya ay 5 centimo. So alamin na lamang natin yung kanyang materials at saka price para diretso na tayo mga kabarya. Alam nyo naman kung ano yung mga karakter doon sa ating mga barya. So ito yung ating 5 centimo. Ang materials nito mga kabarya ay aluminum. 1.2 grams, 17 millimeter ang diameter, 2.8 ang kapal. So ayan, no, ang mukha ni Melchor Aquino, tapos yung sa kanyang likuran ay waling-waling orchid. Okay, so ang price niya mga kabarya sa 1983, 25 pesos. Ang price naman niya sa prop ay wala nakalagay dito, hard to find, 1.1%. 1984, same hard to find, 5%. 1985, 12 pesos. 1987, 21%. At nasa 10 pesos yung kanyang price. 1988, 24 pesos, extremely fine. 1990, 32. Saka 1991, 10 peso. 1992, hard to find. Okay, so yan yung ating 5 centimo. And now is 10 centimo na naman. Ang materials nito mga kabarya ay aluminum pa din. Then 1.5 grams ang bigat. 19 mm ang lapad. 2.3 millimeter ang kapal. So ang harapan, si Francisco Baltazar, happy singlet. Then ang likuran naman is dwarf pygmy gabi or Philippine gabi pandaka pygmy. So yan ang kanyang scientific name. So ito, no, meron siyang mga detalye dito. At diretso na tayo sa presyo mga kabarya. Ang 1983 ang circulated niya is 78. Then meron siyang prop na hard to find 1983. At saka meron naman siyang semi hard to find 24 pesos. Then meron siyang sa 1984 ay 13 yung extremely fine. 1985, 12 ang very fine. 1986, hard to find. At saka meron 1996 na extremely fine, 29. So 1987, same hard to find. At may common dito na 12 pesos yung very fine. 1988, 10 pesos yung extremely fine. 1989, 52 uncirculated. 1990, medyo mataas ang uncirculated niya mga kabarya, is 173 pesos. 1991, 29 pesos. 1992, 40. 1993, 57. At saka hard to find naman yung 1994. Okay, so yun ang ating 10 centimo. At dito na tayo sa 25 centimo. So bilisan na natin mga kabarya kasi sobrang haba ng ating video. Marami pa itong ating mga barya na kailangan nating maipakita sa inyo ang mga presyo. Okay, 25 centimo na floraan po na. Dito mga kabarya, iba na ang kanyang materials. So brass na ang gamit. Brass na dito ang gamit mga kabarya. At ang bigat niya ay 3.9 grams, 21 millimeter ang lapad, 1.68 mm naman ang kapal. So ayan, oh, ang larawan ni Juan Luna, nakaharap sa kanan. Ang likuran naman, butterfly, gapium, hydayusis. So ito ay endemic Philippine mimix, toxic butterfly. So ayan, oh, sa kanyang likuran. Ang price niya, 1983, 18 pesos. Merong prop sa 1983, hard to find. 1984, 14 pesos, uncirculated. 1995, 38, almost uncirculated. 1986, 13, extremely fine. 1987, 23. 1988, 13. 1989, 14. 1990, 54. So hanggang floraan po na lang itong mga presyo natin mga kabarya. Wala itong floraan po na improve. So yung improve yung mga pinaliit pa. So hindi kasali dito, no. So hanggang floraan po na series lamang tayo. Okay, 1983 hanggang 1991. Then ang next is 50 centimo. Ang 50 centimo naman ay copper nickel.
6 gram ang bigat, 25mm ang lapad, 1.62mm ang kapal. So Marcelo Echeverri ang kanyang harapan, 1985. Ikora naman ang Mangke Iting Eagle. So makikita nyo dyan, no? Paitok Paga Jepre. Ito na ang kanyang mga price, 1983, 66. Merong hard to find yung prop sa 1983. Then meron namang 1983 dito na common, 58 pesos yung kanyang price. 1984, 104 uncirculated. At 1986 is 77 ang uncirculated. 1987, 11 pesos, very fine. 1988 naman na uncirculated is 57. And 1989, uncirculated 61. 1990 is 6.87 pesos yung very fine. Okay, so 1 peso na tayo mga kabarya, yung ating 1 peso na karabaw. Ang materials naman yung ginamit sa mga kabarya ay stainless steel. 4 grams ang bigat, 21mm ang lapad. Then, so ang kanyang harapan is bus facing right ni Jose Rizal. Then 1991, ang likuran yung Tamaro Kitol, 1 peso ano Mindorensis. Ang price niya mga kabarya, 1991, 115, 1992, 71 uncirculated, 1993, 45, 1994 is 50 uncirculated. So ito naman ay improve, maliit ito mga kabarya, kaysa yung Florian Pona series na old. Okay, so ngayon medyo pareho lang ang price nito mga kabarya, sa maliit at saka malaki. So nandito na tayo sa panghuli, no? Yung ating 2 piso. So ito na ating 2 piso. Ito naman ay Florian Pona series na 1983 hanggang 1990. So ito ay copper nickel, 12 grams ang bigat, 31mm ang lapad, then 2mm ang kapal. Yung mukha ni Andres Bonifacio, then 1863 to 1897. At ang likuran, coconut palm leaning light, yung kanyang scientific name is Cocos Nucipira. So ayan, no? Ang presyo niya mga kabarya, 1983, 172 pesos. And may 1983 dito na hard to find, 1.4% ang prop. 1984, 22 pesos yung extremely fine. 1985, 27 ang mintage, ang percentage. 29 pesos naman yung kanyang price. 1986, 12 pesos yung very fine. 1988, 14 pesos yung very fine. 1989, extremely fine 53. 1990, 49 naman yung extremely fine. Okay, so yan yung ating mga Florian Pona series mga kabarya. At ibigay ko rin sa inyo itong mga price galing online. So ito, itong mga price galing online mga kabarya ay sari-sari, no? Hindi siya in order. So ang una ko nakita dito is 1983 na 25 centimo. Ito ang kanyang price. At itong sunod naman, set of 12 coins, 1 centavo and 5 centavo, 300 sa 12. Then meron itong beautiful frame, no? And set 2,599 ang kanyang price. And merong 2 peso set dito na Florian Pona improve. So 250, 1991 hanggang 1994. Another improve din, 1 set 285. Then 7 pieces set of coin, 180. At saka merong another set dito mga kabarya, 300. Then meron din siyang complete set na 380. At saka another set, 209. Then yung kasama na yung Florian Pona improve na set collectible is 585. Meron namang Florian Pona series collectible, 254. At 7 pieces set Florian Pona collection, 170. Meron namang 1 set dito with yung kanyang frame. So 1,499. Saka itong isa naman mga kabarya ay 1,499 din. Pareho sila. Merong picture frame. Ito, complete Florian Pona 7 set. So 549 yung kanyang price. Ang isa naman ay 800. So yan, no? Ang kanyang mga presyo mga kabarya dito sa ating mga nakuhang source galing online. Okay, so yan na muna ang may bigay ko sa inyo mga kabarya. So medyo haba-haba ang video natin ngayon kasi buong Florian Pona series yung ating diniscuss. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nakatulong ito sa inyo yung ating mga pinag-usapan ngayon. Nakadagdag na naman kaalaman dito sa ating paghahanap sa mga mapakinabangang mga barya. So laging tatandaan, yung ating mga online price ay hindi yun ang kuha ng ating mga collector, kundi bintahan lamang yun sa online. So ating sinali dito para meron kayong idea kung magkano ang presyo ng inyong mga barya. Ang standard price natin mga kabarya, yung binabanggit natin kanina na galing sa Numista. At sa collector price naman, yung iba ay pantay sa Numista at ang iba naman ay mas mababa kisa Numista. Okay, so maraming salamat sa panood at huwag kalimutan ang
OMG TV channel. Kung ikaw ay bago pa, kailangan mo mag-subscribe para lagi kang updated sa mga video nating i-upload. Okay? Maraming salamat and God bless.